Kemba Hadley Walker or Kemba Walker, isa sa mga talented na point guard na tila nawawala na sa spotlight ng NBA ngayon. Tara, sa maikling video na to, ating tignan ang story niya at ang current situation ni Kemba. Kaya intro, pasukan mo nga. So, si Kemba Walker ay drafted ng Charlotte Bobcats bilang pang 9th overall pick noong 2011, kung saan kasama niya sa draft class na yan ay sina Kyrie, Kawhi, Klay Thompson, Jim Butler at Isaiah Thomas. Sobrang ganda ng mga pinakitang stats ni paring Kemba sa Charlotte. Yun nga lang, sadyang mailap ang team nila sa playoffs dahil loaded din ang Eastern Conference during nung nasa Charlotte pa siya. At talagang walang suporta si Kemba Walker dun. At talagang hindi lang magandang management ng team na to. So, sa 8 years niya sa Charlotte ay dalang beses niya lang naidala sa playoffs ang team. At sorry to say, hanggang first round lang ito. Dahil sa 2014 at 2016 na naidala niya ang team sa playoffs, parehas Miami Heat ang nakalaban nila. 2014 nang may big 3 pa ito, at 2016 naman na si Wade, Bosch at Deng na lang ang nandyan. Pero still, all-outs pa din talaga si Kemba. Sa huling season niya sa Charlotte, nag-average si Kemba sa 25.6 points per game, 4.4 assists per game at 35% sa 3-point area. Para sa akin ay isa sa mga mahuhusay talaga itong si Kemba Walker. Kahit yung mga handling niya, parang si Kyrie din ang laruan nito. Tapos nga niyan ay pagdating ng 2019 to 2020 season, ay nagkaroon ng sign and trade kay Kemba papuntang Boston. Kapalit itong si Terry Rozier, na solid din naman ang mga numbers. Kung isipin mo ay sa wakas, nakaalis na din ng hindi magandang team itong si Kemba Walker. At makakatikim na ulit ng playoffs dahil nga sa Boston. Ang kaso, dyan na pala magsisimula sa Celtics, dahan-dahang pagsira ng karir niya. Dahil sa mga nakuha niyang injuries. Sa first season niya ay nakapaglaro lang siya ng 56 games at umaverage sa 20.4 points per game. Tapos sa second year niya sa Boston ay hindi pa din maganda ang laruan niya at nakapaglaro lang siya sa loob ng 43 games na may 19.3 points per game. At sa kasamang palad ay muli itong na-injury that season. Kaya naman nalaglag din sa first round ang Boston that year. Then after nga niyang season na yan ay na-trade ng Boston si Kemba papunta ang OKC Thunder. Kapalit itong si Al Horford, Moses Brown at 2023 second round pick. Ang kaso, alam natin ang OKC na rebuilding sila at mas priority nila ang mga bata. Kaya naman na buyout na lang siya ng OKC. Kawawa talaga itong si Kemba. Well, after niyan ay kinuha na siya ng New York Knicks noong August 11, 2021. At sadyang hindi lang talaga maganda ang napuntahan niyang team. Dahil nag-decide din ang New York Knicks noong November 29, 2021 na alisin na si Kemba Walker sa rotation at ipalit na lang itong si Alec Perks. Pero noong December ay muli ulit siyang nakapaglaro at muli na-injury ulit itong si Kemba pagdating noong January 2022. At noong February naman ay nag-decide na naman ang New York Knicks management na huwag nang palaruin si Kemba sa mga natitirang games ng New York. And lastly, na-trade na nga ng New York Knicks si paring Kemba kasama ang pick na si Jalen Duren sa Pistons, kapalit ang maraming future picks. Ang kaso, itong Detroit dahil rebuilding din ay tuluyan din na buyout si Kemba Walker. And as of this video ay wala pa ding team na pinaglalaruan si Kemba Walker. Sayang talaga no, kung ako sa mga ibang team ay pwede kong kunin si Kemba kahit second unit diba? Talaga may natitira pang mga bala itong si Kemba Walker. Sayang lang at nakapanghinayang ang naging karir ni Kemba Walker hanggang ngayon. So muli, hanggang dito na lang ulit. Kung may komento ka o reaksyon, ay pakilagay na lang. Muli maraming salamat. See you again next time. Peace and goodbye.